sa nakaraang aralin, ating pinag-aralan ang mga hakbang na sinasagawa ng CBDRRM plan. Paano nga ba isinasagawa ang mga hakbang ng CBDRRM plan? Magaling! Sa disaster prevention and mitigation ay isinasagawa ang hazard assessment. Isinasama din ang disaster risk reduction management sa mga planong pambansa, sektoral, at lokal. At ang pagbuo ng mga social and structural development policies. Yun din ang pagsusuri sa mga monitoring system ng bansa. Sa disaster preparedness naman ay isinasagawa ang mga pananaliksik tungkol sa disaster risk reduction, pakikipag-ugnayan sa mga multi-stakeholders, ang pagbuo ng mga panibagong contingency plans, information, and database generations. Gayon din ay isinasama ang disaster risk reduction and management plan sa kurikulum ng mga paaralan sa bansa. Habang isinasagawa ng DSWD, ang katuwang ng Disaster Risk Reduction and Management Council Operation and Disaster Response, na kung saan nagsasagawa ang mga ito ng mga pagtataya upang masukat ang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Sa Disaster Rehabilitation and Recovery naman ay isinasagawa ang Post-Disaster Needs Assessment, ang pagbabalik ng mga gawaing pangkabuhayan, ang pagbibigay ng mga angkop na relocation sites sa mga biktima ng kalamidad, ang pag-oorganisa ng mga civil societies, at higit sa lahat, ang close monitoring ng mga naaprubahang proyektong infrastruktura. Sa araling ito, ating unawain ang kahalagahan ng disiplina at kooperasyon sa pagharap sa mga panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Sa konteksto ng pagtugon sa suliraning pangkapaligiran, inaasahan na ang mga mamamayan ay maging disiplinado at magpakita ng kooperasyon sa mga programa na nagtataguyod ng kapakanan at kabutihang panlipunan. Ang disiplina ay kapasidad na kumilos ng wasto at siyang inaasahang gagawin ng isang individual upang matiyak ang kaayusan sa lipunan. Samantala, ang kooperasyon ay inilalarawan bilang isang proseso ng pagsasanib ng kakayahan ng mga individual o pangkat upang makamit ang isang layunin. Ang mga individual ay tinuturuang magkaroon ng disiplina upang mapaunlad ang kanilang sarili at maipatupad ng pamahalaan ng maayos ang mga programa at batas. Ibig sabihin, ang pagiging disiplinado ng mga mamamayan ay isang pagpapakita ng kooperasyon sa mga programa na makakatulong upang maisulong ang kabutihang panlahat. Sa kasalukuyan, tayo ay humaharap sa hamong pangkalusugan at panlipunan na dulot ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang simpleng pagsusuot ng face mask at face shield, pagsunod sa social distancing, at hindi paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan ay malaking tulong sa pamahalaan. Ating isaisip ang kapakanan ng bawat isa at sundin ang umiiral na community quarantine upang makatulong sa unti-unting pagbangon ng ating bansa sa suliraning ito. Tandaan na ang pagsusulong ng kabutihang panlahat ay palagi nagsisimula sa pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang nangunguna sa pagsasagawa ng Disaster Risk Reduction Management Plan sa aspektong pambansa. Ang pangunahing katuwang nito ay ang Office of the Civil Defense na nangunguna sa pagtitiyak sa kaligtasan ng publiko sa panahon ng mga kalamidad o hazard.
Katuwang nito, ang mga sumusunod na ahensya batay sa kanilang mga tiyak na gampanin. Una, ang mga ahensyang katuwang ng NDRRMC na namamahagi ng impormasyon tungkol sa mga suliraning pangkapaligiran, kalamidad o hazard ay ang mga sumusunod. Ang Department of Science and Technology o DOST na ang pangunahing gawain ay mamahagi ng mga sayentipikong impormasyon kaugnay ng kalamidad. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagbuo ng mga hazard map at pagsasagawa ng mga hazard assessment. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na pangunahing nagbibigay ng ulat panahon sa publiko na magiging batayan sa nararapat na pagkilo sa panahon ng bagyo o malakas na pag-ulan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagpapalabas ng mga rainfall warning system at thunderstorm advisory sa bansa. Ang Philippine Institute for Volcanology and Seismology o PIVOX na nagbibigay ng ulat sa publiko ukol sa nararapat na pagkilo sa panahon ng lindol o pagsabog ng bulkan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagpapalabas at paggamit ng PIVOX Fault Finder na makatutulong upang makita ng publiko ang mga malapit na valley fault system sa kanilang lugar sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Ang Philippine Information Agency o PIA na namamahagi ng mga wasto at napapanong impormasyon sa publiko kaugnay ng kalamidad. Isa sa halimbawa nito ay ang mga impormasyon at balita hinggang sa COVID-19 na nararanasan ng ating bansa. Ikalawa, ang mga ahensyang katuwang ng NDRRMC na nagpapatupad ng mga patakaran sa pagharap sa mga suliraning pangkapaligiran, kalamidad o hazard ay ang sumusunod. Ang Department of Transportation o DOTR ang naglalatag ng mga panuntunan hinggil sa sistema ng pampubliko at pribadong transportasyon sa panahon ng kalamidad. Ilan sa halimbawa nito ay ang pagsuspinde ng mga biyaheng panghimpapawid noong Enero 2020 dulot ng pagsabog ng Bulkang Taal at pagbibigay ng mga guidelines para sa maayos at ligtas na paggamit ng mga pampublikong transportasyon sa panahon ng pandemya. Ang Philippine Coast Guard o PCG ang nakatalaga sa pagbabantay sa mga sasakyang pandagat at nag-aabiso ng pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng kalamidad. Isa sa halimbawa nito ay ang mahigpit na pagbabantay sa mga nagbabiyaheng sasakyang pandagat sa panahon ng malakas na bagyo. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pangunahing nakatalaga sa pagmo-monitor at pagbibigay ng mga babala sa mga sasakyang panghimpapawid sa panahon ng kalamidad. Isa sa halimbawa nito ay ang pag-aabiso ng CAAP sa paghahanda ng precautionary measure tulad ng airport shutdown nung tumama ang bagyong Tisoy sa bansa noong 2019. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga patakaran sa panahon ng kalamidad sa lokal na antas, gaya ng mga lungsod, bayan at barangay. Isa sa halimbawa nito ay ang kautosang bayan bilang 1189-2002 ng lalawigan ng Santa Rosa, Laguna kung saan ipinagbabawal ang sinuman na magputol, maminsala at magsunog ng anumang uri ng punong kahoy. Layunin ito na makatulong sa pagpigil ng pagbaha sa mga kapatagang lugar sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga punong kahoy. Sa kabuuan, mahalaga ang mga ahensyang ito ng pamahalaan bilang katuwang ng NDRRMC upang epektibong makabuo ng mga plano at pamamaraan sa pagharap sa mga kalamidad at maibsan ang inaasahang pinsala nito sa buhay, ari-arian at kapaligiran. Ipinakita sa unang talakayan ang kahalagahan ng pambansang ahensya ng pamahalaan upang magabayan ang mga mamamayan na maging handa at makabangon sa mga kalamidad sa ating bansa. Sa bahaging ito, iyong matutunghayan ang kahalagahan ng lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo ang ilalapat na Disaster Risk Reduction and Management Plan. Isa sa katangian ng ating pamahalaan ay ang pagiging desentralisado nito. Ito ay nangangahulugan na binibigyan ng pambansang pamahalaan ng ilang kapangyarihan ang lokal na pamahalaan upang mabilis na tugunan ang mga suliranin at kalamidad
na nararanasan at kinakaharap ng kanilang jurisdiction o nasasakupan. Sa ganitong pamamaraan, mas nagiging aktibo at mataas ang kapasidad ng mga miyembro ng lokal na pamahalaan at mamamayang naninirahan dito na matukoy ang mga kalamidad, makapagbuo ng Disaster Risk Reduction Management Plan, at mapatupad at mataya ito. Katuwang ng NDRRMC, ang Local Disaster Risk Reduction Management Council sa lokal na pamahalaan upang pangasiwaan ang komunidad na nasasakupan nito sa panahon ng kalamidad. Sa lalawigan, ang gobernador ang nagsisilbing pinunong tagapangasiwa habang ang alkalde mayor o mayor naman ang nangangasiwa sa mga lungsod o munisipalidad. Ang mga barangay chairman naman ang nangangasiwa ng barangay DRRMC sa grassroots level. Mahalaga ang tungkulin ng isang barangay chairman dahil siya ang mag-oorganisa at mangunguna sa kanyang nasasakupan upang magkaroon ng isang plano na tutugon sa kanilang mga pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Ang barangay chairman din ang mayroong direktang ugnayan sa mga mamamayan na nakatira sa kanyang nasasakupan at mga civil society dito. Kaya't siya ang susi upang madaling maipaabot sa mga mamamayan ang tulong at tamang tugon na kailangan ng mga ito sa panahon ng kalamidad. Sa pagbubuo ng isang Local Disaster Risk Reduction Management Plan, ang mga kasapi ng isang pamayanan ang siyang tumutukoy sa mga kalamidad na palagi ang nararanasan sa kanilang lugar. At naglalatag ng tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng kaalaman ng publiko sa mga suliraning pangkapaligiran at magabayan sila sa tamang pagkilos. Isa rin sa mahalagang tungkulin ng barangay DRRMC ang pakikipag-ugnayan sa mga civil society o CSO upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Ang CSO bilang kasapi ng BDRRMC ay inaasahang tutulong sa mga gawaing may kinalaman sa pagtataguyod ng disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Kabilang sa tungkulin ng CSO ang pagsusulong sa mga mamamayan na isagawa ang tungkulin na may kinalaman sa pagpaplano, pagsasanay at pagbibigay ng mga paalala o babala. Makikita na ang pakikisangkot ng mga mamamayan at lokal na lider ay mahalaga upang makabuo ng isang mas angkop na plano at tugon sa kalamidad. Sa ganitong pamamaraan, tayong mga mamamayan ay mas mabibigyan ng pagkakataon na makatulong upang mapamahalaan ng ating barangay, lalong-lalo na sa pagtugon sa mga kalamidad. Mahalaga ang mga proyekto at programa na ipinatutupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa pagtugon sa mga hamon ng hazard at kalamidad. Itong magiging matagumpay kung magkakaroon ng kooperasyon sa pagitan ng pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking unit ng lipunan. Pagtatanto sa aralin ito na ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagtugon sa mga isyong panlipunan. Tandaan, maging mulat sa lipunan, ang pagbabago ay nasa ating kamay.